tube peks, maintenance at paano pagpapakain, akong bahala sa inyo mga kagwapo. Turuan ko kayo. Let's go! So ayun mga kagwapo, no, welcome back sa Pupiros Aquatics. Nagbabalik na naman si Seloy na may daladalang panibagong video natin pagsasamahan, panibagong content nating pag-uusapan. At for today's video mga kagwapo, ang pag-uusapan natin ay tube peks. Paano ang paglilinis? Paano ang pagpapakain? Akong bahala sa inyo. Tara, let's go! So ayun mga kagwapo, no, bago natin simulan yung topic natin about sa tube peks, so pumunta muna ako ng SM Das Marinas para kunin yung mga tube effects na gagamitin natin dito sa Guapitos Aquatics. So, kita-kits na lang mamaya mga agwapo. So, ayun na nga mga agwapo, no, nasa bahay na tayo, nakakapagod ng biyahe, dinayo pa natin ang dasma para lang sa tubi. Pero okay lang, para naman sa isda natin yan. So, andun sa labas yung tubi, hugasan ko, pakita ko sa inyo, at paliwanag ko sa inyo kung bakit kailangan hugasan. So, ayun na nga mga agwapo, ito na yung mga tube effects na kinuha natin mula kay Sir Elise Gapis, no, minitap natin siya sa may dasma. Ngayon, una natin gagawin is hugasan natin yan. Since kita nyo naman, malabo-labo ang tubig. So, hindi po pwedeng ganyan. Kailangan hugasan or banlawan. So, banlawan ko muna mga agwapo. So, ayun na nga mga agwapo. No, nabanlawan na natin. Nahugasan na natin yung tubig na nabili natin. So, tatlong banlawang ginawa ko dyan. Babanlawan ko pa ulit yan mamaya kung kinakailangan. So, bakit po natin kailangan banlawan? Kasi, pag madami na ho ang tubig, mas mabilis po, mas mataas ang chance na mamatay ang mga tubi. So, kailangan talaga linisan po natin ng maigi yan. So, habang iniintay natin silang magsettle, ayusin muna natin yung setup sa likod. So, sa ngayon, dyan muna yan mga agwapo. Ayusin ko muna yung setup. So, yan na mga agwapo. Ito na yung tubi peks natin. Dito natin sila lalagay. So, yung ideal setup kasi ng tubi mga agwapo. So, maganda kasi kung yung may overflow, yung dire-diretso yung tubig para malinis talaga yung tubig. Pero since wala tayong ganung setup, dito lang muna natin lalagay. So, ang mangyayari, hatiin natin tong tubi dito sa dalawang batsa na to. So, ayan. So, hindi pa 100% malinis lahat to mga agwapo. May chance sa pang magdumi. Ganun talaga dito sa tubi. Mas marami na punta dun kaysa dito. So, ayan. Ayan sila. So, kita-kita nyo naman, pulang-pula. Mamaya, i-check upin natin ito mamaya. Pag dumami, papalitan ulit natin ng tubig. Ganon talaga sa tubig mga agwapo. May chance talaga na nagdudumi yung tubig. Pag ganon, kailangan natin palitan kasi mas madaling dumami yung tubig, mas madali silang mamamatay. Mahalaga din po ang aeration. Kung magtutubi kayo, mag-prepare kayo ng air pump, yung gantong aeration. Kasi, kailangan po nila yan. Pag wala pong aeration mga agwapo, most likely hanggang kinabukasan patay na lahat yan, o kaya hanggang mamayang gabi lang patay na lahat yan. So mahalaga talaga yan. So dalawa lang naman yan sa tubi, aeration tsaka malinis na tubig. Kung may overflow system kayo, running water, mas maganda. Pero kung wala, ganito lang, tsagaan na lang. Pag dumami, palit tubig. So ganun lang. So yan mga agwapo, maintenance ng tubi fix. So kailangan din pala hindi overstock, no. Pansin nyo, mas marami yung kabila kaysa dito. Alilipat natin yung iba mamaya dito. So, yun lang muna mga agwapo. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano magpakain ng tube effects. So, yun na nga mga agwapo, no? Kung mapapansin nyo, after 3 hours, ito na itsura ng mga tube effects natin. So, kumpul-kumpul na sila. Yan. Kung mapapansin nyo rin, malabo na yung tubig. So, normal talaga yan. Lalo na pagbago pa lang yung tubig sa inyo. So, ang gagawin natin ngayon is papalitan natin yung tubig na naman ng panibagong tubig kasi hindi natin pwedeng pabayaan na ganyan. So, minsan ilang days malinaw na yan, no? Hindi na gaano nagdudumi yan. Pero hanggat nagdudumi, palitan natin ng palitan. Kung gusto nyo, just to be safe, everyday kayo magpalit ng tubig para lang safe yung mga tubig natin. Tapos, yung aeration, kung mas malakas yung aeration nyo, mas maganda. Pero kung ganyan, okay lang naman, wala naman problema. Pero mas advantage yung mas malakas talaga. So, ganun lang yung maintenance ng tube effects mga agwapo. Ito, papalitan ko muna ng tubig to. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano magpakain ng tube effects.
So, yun lang mga agwapo, no? Unang way ng pagpapakain ng tube effects, cone feeder po. Ayan, yan ang itsura niya ng cone feeder. Ayan. Ayan po. No? So, may mga butas-butas yan. Diyan natin ilalagay yung tubi. Tapos, lalabas na lang sila doon. Tapos, kakainin sila ng isda natin, no? So, ito yung pinakam madaling paraan ng pagpapakain. Kasi, pwede mong lagyan yan ng madami. Tapos, kunyari, umaga, lagyan mo madami. Hanggang sa maghapon na yun, di mo na kailangan magpakain. So, bagay na bagay ito sa mga ngayon, nagtatrabaho, busy. So, kuha lang tayo. Konti lang. Ayan. So, tayo na lang natin na lumabas doon sa may mga butas-butas yan. Kakainin na yan. Ganun din dito sa kabila. Din natin din naman yan kasi hanggang ngayong hapon lang naman yan eh. So ayan mga agwapo, no, hindi ko lang alam kung nakikita nyo, pero ayan. Pangalawang way naman mga agwapo ng pagpapakain is kailangan nyo ng ganito, no? Hindi naman kailangan na ganito talaga, kahit bote lang, tapos butasan nyo na lang yung takip, no? Ayan. So lagyan ko muna to ng laman ng tubig. May laman tong tubig mga agwapo. Ayan na, no? Yung makakuha. Dami. Lagyan natin ng takip. So yan, may butas, oh. Kung may mga ganito naman kayo, okay lang. Kung wala, kahit bote lang, tapos butasan nyo na lang yung taas. So shake nyo lang para mag-iwahiwalay. Tapos yan. O, diba? Dito din. Dito din. Siyempre, sa mga beta natin na natitira. Kaya mag-focus ng camera ko, ah. Yun. O, diba? So, ayan mga guwapo, ganun din dito sa labas. Mga female natin. Ayan. By the way, first time nila kumain ng tubig, kaya medyo naninibago pa yan. Sino yung mga male natin? Ayun. Tuhagin muna natin. Ayan. Ayan. Naninibago pa yan. So ayan mga agwapo, no, nga pala kay Sir Elise Gapis po tayo bumili ng Tubifex, no. So kung gusto niyo mag-avail ng Tubifex, message niyo lang siya. Ito po yung Facebook niya. At ilalagay din natin yung link sa description box para mas madali niyo po siyang mahanap. I think nag-meet up, nag-pick up din siya, and nagpapa-ship din siya via Lalamove Bata, hindi ko sigurado. Para mas sure, i-message niyo na lang siya, bahala na kayo mag-usap. And if I'm not mistaken, Cavite area, and kahit lagpas ng Cavite, okay lang. Alam ko may mga customers din siya, mga Laguna at Batangas, mga ganun. So subukan nyo kung kailangan nyo ng tubi na mura at magandang quality, no, yung kalidad. Talagang hands on kasi sir, hindi siya basta-basta kumukuha lang, no. Siya talaga pumupunta para makita mismo yung tubi bago niya ibenta. So shoutout sa iyo Sir Elise Gapis, no. So maraming salamat sa pagbahagi ng iyong mga Tubifex dito sa akin. Kasi ang tagal ko na rin naghahanap, at yun nga, nakita ko siya, mura din ang benta niya. So subukan niyo kumuha sa kanya.
So yun na nga mga kagwapo, no, dito na magtatapos yung vlog natin. Sana may natutunan kayo, no. Kung nagustuhan nyo, kung na-appreciate nyo, please click like. And kung may mga suggestion kayo, comment lang kayo mga kagwapo. And please do share my videos para madaling makarating sa mga fish keepers na nangangailangan ng tulong pagdating sa pag-aalaga ng isda. Huwag din natin kalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell down below para laging updated sa mga inilalabas na video ng Gopitos Aquatics. Like and follow na rin pa sa Facebook page ng Gopitos Aquatics. Gopitos Aquatics po mga gwapo. Marami tayo diyang mga updates and mga memes na relate ang mga fish keepers. And yun lang. Dito na magtatapos. See you on the next vlog. Hanggang sa muli. Gopitos out!